The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and yet you are coming to me. Jesus said to him in reply, Allow it now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he allowed him. After Jesus was baptized, he came up from the water, and behold, the heavens were opened for him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming upon him. And a voice came from the heavens saying, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang ating liturhiya ay nagsasaad na ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbibiniyag sa ating Panginoong Hesus. Siya'y lumapit kay Juan Bautista upang magpabiniyag. Ito'y nagpapakita ng kanyang pagsunod sa kaluuban ng Ama at ang kanyang pagpakumbaba bilang isang anak ng Diyos. Ang kanyang paghalubilo, ang kanyang pakikisama sa mga makasalanan kahit na alam niya at alam natin na siya'y walang bahid ng kasalanan. Ito rin ay isang pagkakataon na ating pagnilayan ang ating pagiging Katoliko, pagiging Kristiyano, at higit sa lahat ang ating pagiging anak ng Diyos. Noong ilang taon na nakalipas, sinasabi ni Pope Francis na dapat ay alam din natin kung kailan tayo bininyagan. Sa totoo lang po, nakalimutan ko na rin kung kailan ako nabinyagan. Kaya't kailangan ko rin tingnan muli ang aking baptismal certificate at alamin kung kailan ang araw, ang petsa, ang taon na ako'y bininyagan. Sapagkat ito din ang ating birthday o kaarawan bilang mga anak ng Diyos. Ito din ang nagpapatunay na tayo'y inangkin ng Diyos para magiging kanyang anak. Kaya nga't tayo'y naging maingat, tayo'y naging responsable bilang mga magulang upang ating pabinyagan sa mas lalong madaling panahon ang mga sanggol upang sila ay hihiranging anak ng Diyos. Sa ating nabasang ebanghelyo, nang si Jesus ay bininyagan, isang tinig ang narinig mula sa kalangitan at ito'y nagsasabing, Ito ang aking pinakamamahal na anak. Napakaganda pakinggan, lalong-lalo na siguro sa mga magulang na nandirito ngayon. Pag kayo ay nakikita ninyong mayroong narating na mabubuting bagay o mayroong nagawang mabuting bagay ang inyong mga anak, kayo'y natutuwa sapagkat bahagi kayo ng kanilang tagumpay.
kayo ang isa sa mga dahilan kung bakit narating nila ang magandang estado sa buhay. Kayo ang naging mabuting gabay para kanilang masabing, nandirito ako ngayon dahil responsable, mabait, makadiyos ang aking mga magulang. At ito rin ay inyong nagawa bilang mga magulang dahil naging responsable din tayo o kayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya't ito'y isang paalala sa ating lahat na sa kapistahan ng pagbibinyag ng ating Panginoong Hesus ay dapat rin nating sariwain ang ating pagbibinyag ang araw kung kailan tayo nagiging tunay na anak ng Diyos. Sapagkat napakaganda ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ang aking anak na kinalulugdan. At alam naman natin na tayo kalulugdan lamang ng Ama kung tayo'y naging mabuting anak sa Kanya. Kaya ito'y isang magandang pagkakataon para suriin natin sa ating sarili. Nasaan na tayo ngayon bilang mga anak ng Diyos, bilang isang Kristiyanong pamilya? Tayo ba ay masasabi nating kalulugdan o ipagmamalaki ba tayo ng ating mga magulang at higit sa lahat ng ating Panginoong Diyos dahil sa ating mga ginagawa? Sapagkat nakadepende o nakasalalay sa ating mga ginagawa ang magiging reaksyon o komento o paghuhusga ng ating kapwa sa atin. Kung tayo'y naging mabuti, palagi nating naririnig, napakapalad, napakaswerte ng mga magulang ng batang yan. Panay, kabutihan ang kaniyang ginagawa. Ngunit kung hindi tayo gumagawa ng kabutihan, ano ang ating naririnig? Malas naman ang magulang. Puro pasakit ang idinulot sa kanila. Kaya't ganun din pagdating natin sa kaharian ng Diyos. Naging mabuting anak ba tayo ng Diyos? O tayo'y palaging hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Kung tayo'y naging mabuting anak sa ating mga magulang dito sa ibabaw ng mundo, tayo'y magiging mabuting anak din sana ng Diyos pagdating natin sa kabilang buhay. Sapagkat dito at dito lamang tayo huhusgahan kung ano ang ating nagawa habang tayo'y nabubuhay. Habang ating sinusunod ang ating mga magulang. Kaya nga't palaging sinasabing ang mga bata o mga anak na naging magalang o masunurin sa kanyang mga magulang ay palaging pinagpapala ng Panginoon. Kaya't palagi nating naririnig, huwag na huwag niyong bigyan ng pasakit o kahihiyan ang inyong mga magulang sapagkat ibabalik ng Diyos sa inyo kung ano ang inyong ginagawa sa kanila. Ito'y isang malaking hamon, ngunit totoo po itong nangyayari sa ating tunay na buhay. At napakaganda kung pagdating ng oras na tayo'y sasapit na upang pumaroon sa kaharian ng Diyos sa langit ay magkita-kita ang buong mag-anak na naging mabuting anak
sa kanilang mga magulang at naging mabuting anak ng Panginoong Diyos. Nawa ay palagi nating maalala ang tinig na narinig mula sa kalangitan nung bininyagan ang ating Panginoong Hesukristo na siya ring maging tinig sa ating mga puso, lalong-lalo na sa ating mga magulang nung tayo'y bininyagan. Inangkin na tayo ng Diyos, anak tayo ng Diyos, at lahat tayo ay kalugod-lugod sa Kanyang paningin, malapit sa Kanyang puso, Kanyang minamahal, pagkaluuban niya ng lahat ng mabubuting bagay. Ngunit nawa ay magawa din natin ang hamon na ibinabato sa atin. Maging mabuting anak tayo sa ating mga magulang at anak ng Diyos.